Bato 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 PIK. Bio information para sa kalusugan ng mundo to. Hello everyone and welcome to our channel, Bato Bato PIK. Ako po si Dr. Menchavez, isang nephrology fellow. Andito ako ngayon nagbabalik para sa isang espesyal na yugto ng ating patuloy na talakayan ukol sa bato at sa mga sakit na nakakaapekto nito. Andito tayo ngayon upang pag-usapan ng isang importante at napapanahong sakit ngayong tag-ulan, ang leptospirosis. Naaalala niyo pa po ba noong September 2009 noong tumama si Bagyong Undoy? Kagaya rin ang nararanasan natin ngayon. Nakakalungkot ang pinsalang dala ng bagyong iyon. At isa sa pinakamalaking problema ay ang pagbungso ng kaso ng leptospirosis. Sa loob lamang ng 2 linggo pagkatapos ng bagyong Undoy, ay lumobo ang kaso ng leptospirosis at umabot ng 337% pagtaas. Dito sa National Kidney and Transplant Institute, 252 kaso ang naitala sa nagdaang 2019 at nagkaroon ng 13% na sawi. Kaya naman, naisipan namin na marapat lang na talakayin natin ang leptospirosis, lalo na sa panahong ngayon, para maiwasan natin ang siyang sakuna. Una sa lahat, alamin muna natin, ano ba ang leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang impeksyon na dala ng bakteriyang leptospira na inilalabas sa ihi ng mga apektadong hayop. Madaming paraan kung paano natin nakukuha ang leptospirosis. Nakalista dito kung paano ba sila napupunta galing sa hayop papunta sa tao. Pwede tayong magkaroon ng leptospirosis kung ang kontaminadong tubig ay pumasok sa ating mata, ilong, bibig, o kaya pwede din naman sa bukas na sugat sa ating balat. Posible din tayong matamaan ng leptospirosis kung tayo ay nakainom ng tubig na kontaminado ng ihi ng daga, o kaya tayo ay direktang nakagat ng daga o yung hayop na apektado ng leptospirosis. Napag-usapan na natin ngayon kung ano yung leptospirosis, paano ba siya napupunta sa tao. Ngayon naman, ano-ano ba ang sintomas ng leptospirosis? Sa pag-aaral, sinasabi na yung taong lumusong sa baha o nagkaroon ng exposure sa kontaminadong tubig ay makakaramdam ng mga sintomas sa loob ng 2 hanggang 28 araw simula sa exposure. Ang mga pasyenteng ito ay pwedeng magkaroon ng mataas na lagnat, kasama ng pandalamig, sakit ng ulo, sakit ng katawan at kalamnan, lalo na sa bandang hita ng katawan. Pwede ding magkaroon ng pananakit ng tiyan, pagsusuka o pagtatain. Ang mga pasyenteng may leptospirosis ay nagkakaroon din ng paninilaw ng mata at ng balat. Pwede ding magkaroon ng pamumula ng mata at pagkawala ng ganang kumain. Importante na alam natin kung ano ba ang mga sintomas ng leptospirosis para alam natin kung kailan ba tayo dapat magpakonsulta. Ngayon, pag-usapan natin, maulan. Sa panahong ito, paano ba natin maiiwasan ang leptospirosis? Ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang leptospirosis ay ang pag-iwas sa kontaminadong tubig o lupa. Subalit, kung hindi ito posible o kaya hindi maiiwasan ang paglusong sa tubig baha, importante yung tayo ay may protektado, may suot kagaya nito, may suot na bota pag lumulusong sa baha. At laging tatandaan ang mga sintomas na ating napag-usapan para agad na makapagpagkonsulta pag nagkaroon ng kahit na anong sintomas na posibleng nagtuturo sa leptospirosis.
pag tayo ay na-expose o kaya hindi maiwasan na lulusong sa baha, ano ba ang ating dapat gawin? Pinapakita namin dito ang isang simpleng paalala galing sa Department of Health kung ano ang dapat gawin kung ikaw ay na-expose o kaya lumusong sa baha. Kung ikaw ay lumusong ng isang beses at wala namang sugat sa parte ng katawan mo na nababad sa tubig baha, ikaw ay considered as low risk at nirerekomenda na uminom ng doxycycline 2 kapsula isang beses lamang. Subalit kung mayroon kang sugat sa panahon na ikaw ay lumusong sa baha, nirerekomenda na uminom ng doxycycline pa din 2 kapsula pero sa loob ng 3-5 araw. Kung ikaw ay considered as high risk, ibig sabihin continuous ang exposure o kaya hindi na iiwasan na lumulusong sa baha, nirerekomenda na uminom ng doxycycline 2 kapsula kada linggo hanggang sa matigil ang paglusong sa baha. Sana ay makatulong ito para maiwasan natin ang pagbugso ng kaso ng leptospirosis ngayong maulan na panahon. Ngayon, pag-usapan natin. Nagagamot ba ang leptospirosis? Paano ba ito ginagamot? Ang taong may leptospirosis ay kina-classify as mild, moderate, or severe disease. Ang mga taong mayroong mild leptospirosis ay pwedeng gamutin with oral antibiotics sa bahay or as outpatient setting. Pero, dapat nating bantayan ang mga sintomas na senyales na tayo ay nagkakaroon na ng malubhang klase ng leptospirosis. Ano-ano nga ba ito? Kasali dito ang pagkakaroon ng mababang alta presyon, paninilaw, pananakit ng tiyan o kaya pagsusuka, pagkonti ng ihi, hirap sa paghinga, pagdura ng dugo, at pagkawala sa sarili. Importanteng alam natin kung kailan ba tayo kailangan ng pumunta ng ospital at magpapatay. Ngayon, alam na natin kung ano ba ang leptospirosis, ang mga sintomas nito, at paano ba ito maiiwasan at ginagamot. Siguro tanong nyo, bakit nga ba natin pinag-uusapan ang leptospirosis? Pinag-uukulan namin ng pansin ang sakit na ito dahil isa sa mga komplikasyon na dala ng leptospirosis ay ang pansamantalang pagpalya ng kidneys o bato, na minsan pa nga ay nangangailangan ng dialysis. Sana po ay may natutunan kayo sa espesyal na yugtong ito. Huwag pong kalimutan na mag-comment sa baba ng video kung meron po kayong mga tanong o kaya paksa na nais nyo naming pag-usapan dito sa Bato Bato PIK. Don't forget to hit the like button and subscribe to our channel. Stay home and stay safe, everyone!